ibang balita, hindi po pinansin ng mga magulang ni alias Kulot ang resulta ng DNA test na isinagawa ng pulisya na hindi nila anak ang batang natagpo ang patay sa Nueva Ecija. Kumbinsido silang si Kulot ang kanilang pinaglalamayan at desididong ihatid sa huling hantungan bukas. Nakatutok si Ivan Maylin. Wala silang respeto sa patay, ha? Habang nananghalian ang magulang ni Reynaldo de Guzman alias Kulot kasama si Public Attorney's Office Chief Perseda Acosta, isang tawag na natanggap ng mga taga-DACC na kasama rin nila kanina. May nagsabing NCRCIDG ang nandun at kukunin daw yung bangkay ni Kulot. Eh kasama namin yung parents, wala naman silang paintulot. Si Mang Eduardo na patawag tuloy sa kanyang anak na nakabantay sa burol ni Kulot. Wala pinirmahan dyan, bangkay namin yan, patay namin yan, hindi ka dila yan. Wala silang karapatang kuwain yan. Hindi malinaw sa nag-iusapan kung bakit kukunin ng mga nagpakilala mga taga-PNP CIDG ang bangkay ni Kulot. Pero marinit itong inalmahan ng PAO. Iskandalo yung gagawin nila. Aba, anong maramdaman ng mga magulang? Namatayan na, nanakawin pa anak nila. Inaayos sa kanina ni Mang Eduardo at Aling Lina ang libing ni Kulot. Wala raw silang balak ipaulit ang DNA test o ano pa mang test. Kahit lumabas sa ginawang DNA test ng PNP na hindi raw nila anak ang batang natagpo ang patay sa isang sapa sa Nueva Ecija. Dahil hindi ito nag-match sa kanilang DNA. Kumbinsido rin ang dalawang kapatid ni Kulot na si Kulot ang pinagluluksa nila ngayon at kanilang iahatid sa huling hantungan bukas. Inugulo lang po nila ang tingin ko. Pero anak ko po talaga yung nakaburol na yan. Dahil ako po, kami po nagpalaki niyan eh. Kaya lahat mo na, kaya ano, sinasabi ko akin, na unang kita ko pa lang, anak ko na ko talaga yan. Patay na ho yung bata. Kami yung nagyadalimahatid, kami pa ho na ano, napapasama. Matahimik na po ang kaluluwa yung sementeryo at matahimik na rin po kami. Sinertify po ng NBI na ito nga si Reynaldo. Walang iba, sin duda, si Reynaldo ito. Ano pa ba pinagdududa ng PNP? Eh yung mga magulang hindi nagdududa. Kinwestiyon din ang pagsasagawa ng DNA test ng PNP sa bangkay ni Kulot at tinawag pa itong illegal. Alam naman lang ang magulang ay merong abogado, ang Public Attorney's Office. Bakit hindi man lang in-interagency na kunin ang aming konsento? Dahil kung kami ay tatanungin nila, hindi kami magbibigay ng konsento dahil walang issue sa identification. Wala namang ibang claimant. Muling idinitalya ni tatay ang mga palatandaan na naging basihan sa pagkilala ng anak. Meron siyang butas dito sa ano, teklat. Saka meron siyang kulugor dito sa ilalim ng tuhod. Sa paa, hindi ko lang naituro sa kalay. Yung patay na kukunya rin sa ano. Patay na kukunya rin sa ilalaki. Ipiniliwanag din ng forensic expert ng PAO ang sinasabi ng mga pulis na hindi umano tuloy ang nakuhang bangkay sa Gapan. Samantalang si Kulot ay tuli na. If you look closely, merong evidence na circumcised siya. Kaya lang merong overgrowth of penile skin. Isinagawa ang DNA test sa request ng Nueva Ecija Police na siyang unang rumesponde ng lumutang ang bangkay ng batang lalaki. Hiningi raw ito ng Nueva Ecija Police dahil sa pagturing na high profile ng kaso. Ivan Merino na nakatutok, 24 Horas.